Good morning, mga mother. Good morning, everyone. Hello, hi. Welcome to my channel. Nandito na si Mother. Shout out sa inyo lahat. Na-miss ko kayo. Ngayon lang ulit nag-video. Kasi nga, alam nyo na, super busy si Mother. Kumusta kayong lahat? Kumusta kayong lahat, mga mothers and viewers? Hi! Welcome again. And sa mga bago nating nanonood, welcome po. At sa mga dati, shout out sa inyo lahat. Thank you sa pag-stay sa channel natin. Ngayon ulit ako nag-upload, gumawa ng video kasi nga, alam nyo na, super busy si Mother. So after ng retirement ko, syempre may goal tayo, no? Hindi tayo nag-stay sa isang tabi lang or nag-mook tayo, hindi po. May goal tayo. So, yung goal ko nga, yung plan ay ginawa ko, tinupad ko. So, nagpa-renovate tayo ng ating bahay. As ay kagaya ng pinangako ko sa sarili ko at saka sa mga anak ko. So, ipapaayos ng bahay, pagagandahin natin at para maging comfortable tayo. So, eto nga ngayon, andito ako sa kwarto ng aking anak. Medyo hindi pa pinturahan ng kanyang pintuan. But yung mga ceiling, yung walling is okay na. At yung kanyang window, okay na din. Ayan na. Okay, so ayan na nga po. So, update tayo sa ating house renovation, mga mothers. So, papakita ko sa inyo kung paano ko sinimulan, paano ko nag-umpisa sa pag-renovate ng bahay. Hindi biro-biro, no? Kasi kailangan mong kumuha pa ng permit sa barangay. Meron pa mong interview. Kailangan mo magpakita ng mga titulo ng property mo para mapatunayan na sa'yo ngayon. And then, siyempre, maghahanap pa ng contractor, maghahanap pa ng foreman para supervise sa trabaho. And then, yung sa pagbili ng mga materials, buti na lang may malapit ang mga supplier dito na medyo nakakalisangan tayo ng konti. Yun. So, sa tulong ng ating mga workers, si Mr. Ako, ayun, so, na nagawa natin, no? Nagawa natin yung plano natin, no? From start, and then ngayon, malapit na matapos. Kaya, super busy si Mother, hindi ako makapag-edit ng aking mga video kasi ang aming gamit, grabe, super alikabok, scattered lahat, kahit anong takip mo, meron pa ding alikabok. And hindi ako makapag-edit kasi hindi ako makapag-open ng laptop, hindi ako makapag-concentrate mo sa pag-edit dahil nga busy. Kailangan mong ihanda yung pang-araw-araw mong pangangailangan, yung pagkain lalo na kasi nag-share din kami ng food sa mga manggagawa kahit na wala sa usapan yon. Pero at the fact na kailangan ko silang sharean kasi parang nakikita ko na kulang, no, yung kanilang dala-dalang food. So, nakakaawa naman ang bigat ang trabaho. Kaya, yun. So, from merienda sa umaga and then lunch, ay nag-share tayo sa kanila kahit may bounce sila. Okay. So, sa hapon, kanila na yun sa hapon. Alright. So, yun nga mga mothers, hindi biro ang magpagawa ng bahay kasi ang mahal ng materials, ang mahal din ng labor. Kaya, it's not yet finished. So, konti na lang, siguro mga 2 weeks na lang, yun, matatapos na siya. So, yung mga paunti-unti na nagagawin, like yung mga pagtatile sa sahig or yung mga konting finishing na lang dyan, kami na lang. Tsaka yung Mr. marunong naman gumawa ng mga ganon, yung tiles, yung pintuan, yung konting pintura sa mga na hindi pa na, hindi talaga natapos ang husto. Pwede na kami nang gagawin. Ang mahal kasi ng labor, mga mothers. Grabe. So yun, so update tayo, samahan niyo ako mga mothers sa ating house update, sa ating house renovation para at least kahit paano magkaroon kayo ng idea kung paano ito nagsimula. At ito talaga ang dream ko na matapos o mapagawa ito. Ito yung first goal ko, no, after my retirement. Kasi kaya ko ito minamadali kasi marami pa rin akong goal na dapat matapos. So eto. Ang gamit na andito. Ito yung kabilang room. Look at that.
Yan po yung kabuuan ng aming sala. Ang haba po, di ba? Ang laki-laki. So, this time, ayusin na natin. Yung kesa na yan, ayusin natin po yan. At mag-islab po tayo. Kasi gagawa po tayo ng 3 bedrooms sa itaas. Itong pader na to, alisin na rin po ito, mothers. Kasi, dyan tayo gagawa ng hagdan pa itaas. Dyan. Sa maliit na room na yung gigibain natin. Okay. Ayan mga mothers, nag-start na po sila sa kanilang birthday. Sa pag-renovate ng bahay natin. Napaka-alikabok mga mothers. Ito na po yung ating haligi, mga mothers. Yung unang haligi na gagawin nila. Ayan. Ganyan po palali, mga mothers, ang ating pundasyon. Yun po yung ilalagay nila ng mga bakal para mas matibay. Ayan. Ito po yung number one. And then, number two. Ayan. Ayan, mga mothers. Number 3, number 4, number 5 sa dulo, this is number 6. Ayan, so bali 6 na poste mga others ang gagawin at bibigahan sa palibot. Steel deck po ang gagamitin natin na pwedeng sapin para pabuhusan po yung ating ceiling. Ayan mga mothers. Tuloy na ang trabaho. Good morning mga mothers. Dito na po ng ating pagpapagawa, no? Pagpaparenovate ng bahay. Ikalawang araw na. So, andito ako ngayon sa dirty kitchen. Dito ako sa likuran ng bahay ko. At ako, ang dami punong-puno ng alikabok dun sa loob. So, tingnan natin ang ginagawa nila mga mothers. Ayan po, itsura ng bahay natin. Ayan. Ito nyo. Daming tambak ano, sa harapan. O, ayan yung bahay natin. O. Wala kang bubong. O, ingat po kayo. Nabuong. Ayan na. Wala na. Kaya sami at bubong yung bahay natin. Backlash na lang. O, diba? Puro alikabok at kung ano-anong pala. Ayan. O, diba? Day 3 ng ating house renovation. Ayan, tanggal ng bubong, tanggal ng kesami. Ayan na. Ayan na po ang main house natin. Wala nang bubong. Oh, tatayuan sila ng haligi. Tawag dyan. Haligi at saka biga. Ayan, mga mothers. Ayan, no, hinulugan ko ng bariya yung ating haligi para di tayo mag-isa ng pera. Diba? O, ayan. Day 5, mga mothers. Day 5 na po tayo sa ating house renovation. Ito na po yung ating nakikita. Number 1, ayun, tinanggal na nila. Number 2. Ito yung number 3. Ito yung number 4. Ang tadulo na yung ginagawa. Day 5 ng ating house renovation. Ito na po yung na gawa po ng ating mga workers. Ayan ang pang second floor natin. So talagang kailangan malalaki yung mga bakal para matibay. Day 7 mga mothers ng ating house renovation. Ang gumagawa na sila ng mga tupo para makagawa na tayo ng slab or sahig sa second floor.
Sa pang-8 araw na po tayo ng ating house renovation, mga mothers and viewers. Ito na po yung ating outcome. Ayan. So, nawala na yung aming main house. At naglagay po kami ng pundasyon. Ayan. So, meron tayong ilang haligi ang nagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ani mga mothers. Hanggang doon sa dulo. Ayan. So, napaka luwag ng ating second floor. So, ang hirap pala mga mother mag-put up ng foundation. Kailangan mo hukayin. Kailangan mo maglagay ng mga bakal na yun, ng mga biga na yan. Ayan, paikot. Para matibay at hindi umuga pag merong lindol. Ayan, yung mga bakal natin mga mothers. Makakapal po yan. Ginagin po natin ay 12mm. Ayan, so napakatibay po niya. Para sa paglalagyan ng ating sahig naman, mga mothers, ay gagamit po tayo ng steel deck. Dami yung mga manok dito, mga mothers. So, gagamit po tayo ng steel deck. So, yung yero na makapal na 1.0, yan ang isasapin natin dito. At bukas, malalagyan na yan. Then, Sunday, meron na tayong sahig. Okay. So, steel deck yung pang-ilalim natin, hindi po plywood. Kasi mas matibay yun, mas madaling gawin, mas less ang tukod. And 4 inches po ang kapal no ng sahig. Ayan. So dun sa kabila, yung ating iyan yan, nakikita po ninyong bubong na yan, tatanggalin po natin lahat yan at gagawin po nating function area, terrace po yan mga mothers. So dito makakagawa tayo sa second floor ng 3 bedrooms. Ayan. So dun po sa dulo yung CR, yung laboratory po, pandaron. Ayon. Another room. Dalawa dito sa gitna. Andiyan po yung hagdan natin. Ayan, yung sa may... Diyan sa may kulay green na hose na yan. Diyan. Yung hagdan natin pataas. Yung hagdan na may landingan. Okay. So, tapos itong terrace dati, ay gagawin natin room na ito mga mothers. So, bali 3 bedrooms. Doon po ang CR sa bubong. So, marami pang gagawin mga mothers. Nasa ikawalong araw pa lang po ng ating renovation. So, sabi ng aming master carpenter, today is Thursday, so gagawin na nila lahat ng mga biga niyang paikot. Pupwestohan na nila ng mga tubo ng tubig at saka ng ilaw. And then, tomorrow, bubuhusan nila yung biga na yan. Yan yung mga bakal na yan, papalaman na nila yung semento yan. Okay? And then, by Saturday, maglalatag sila ng steel deck. And then Sunday, bubuhusan natin yung sahig. So, bali na pang ilang araw yon. So, ngayon 8, Friday, Saturday, Sunday. So, na pang 8, 9, 10, 11, 12. So, tama talaga estimate ng aming master carpenter. Dalawang linggo. Ang bilis nga nila gumawa eh. Saka mapapansin yung mga mothers, ang tukod po nila. Oh, grabe. Grabe po. Nakakamagkano na ako sa pang mga pantukod na yan. Mahal po talaga pagkahoy ang ginamit. Pero yung mga tubo na gagamitin sa pag tukod doon sa ilalim ng steel deck ay gagamit na lang po kami ng mga parlina kasi ang dami po namin mga bakal. Ayan po, oh, yung tinastas po namin sa ilalim niyan sa bubong nito dati. No, yan po ang gagamitin namin pantukod na rin. Dagdag na pantukod. So hindi na kami uupa ng tubo na ano na pantukod dito kasi marami na tayong pantukod. Ayan, so mga mothers, ang problema ko yung mga puno na yan sa likod, oh, kasi bumaba rin yan sa alulod. Ayan, nakikita niyo po yung akasya na yon mga mothers. Napaka nalalaga sa pulat ang dahon niyan. Ito magsak sa bubong namin. Okay, kasi ito namang aratilis dito sa gilid ko. Bakante po ito, walang tao. Ayan. Ayan. Day 7 ng ating house renovation. Ayan na. Okay, so may mga biga na siya palibot. Hanggang sa dulo. Okay, so ngayon nag-i-install sila ng forma sa biga para mabuhusan na po. Ayan. Ayan na yung ating house. O, ayan. Friday. Maglalagay na sila ng buho sa biga and then Saturday maglalatag sila ng steel deck. Okay, Sunday, meron ng sahig yan.
Day 11 mga mothers ng ating house renovation. Ayan na po yung ating foundation. Magbubuhos po sila ngayon ng biga. And then naglalagay po kami ng mga connection sa kuryente. Ayan, sila sa dulo. Tapos ito nagmamasa sila ng cemento. Ito sa tabi. Okay. Unang buhos. Ayan.